Wala, USA versus Greece. So, makikita na natin yung combination ng individual talent and yung team play ng Team USA. But if there's one thing that is evident, trademark of all Team USA, it's their disruptiveness in defense. Lahat sila nakakasupalpal, lahat sila nakakakuha ng tapik. At pag nakakasupalpal sila o nakakasundot sila, pass break. Napaka-unselfish sila sa pass break. At all of them can finish pass break. Hindi mo sila pwedeng i-double team dahil they know how to pass. Yung pasa ni Josh Hart, tatlo yung sumalubong sa kanya, libreng-libre si Paolo Banquero. Tatlo yung bumantay kasi dama-drive si Josh Hart eh. Bigla niya pinasahan at saka ang ganda ng ball swing ng US. Although nakakashoot yung Greece, pero paano ka naman makakashoot sa bilis at tindi ng depensa nitong Team USA? Yung Kessler, yung ginawa ni Jared, ni Jackson Jr. Palay up na yung kalaban eh. Sinupalpal pa rin, so hindi sila nangangayaw sa depensa. So yun. Magaling na silang player, magaling na sila sa offense, pero yung defense nila gumagana din, kaya ang hirap nilang talunin. At napakadali ng basketball sa kanila, just like yung ibang other versions ng Team USA. Depensa muna sila and then afterwards, pass break. At kahit sino pwede nilang bigyan ng bola. Nag-aabang na lang sila ng rebound o nag-aabang na lang sila ng Mintes para rumebound. Mintes, offensive rebound. Then pag Mintes yung kalaban, kanila yung rebound. Defensive rebound. So maganda. 2-0 na itong 2-0 na itong USA. Eh kung naglaro siguro si Giannis Antetokounmpo, siguro mas may laban yung Greece eh, kaso hindi naglaro. Pero may moment naman yung kapatid niya din na sinalpakan si Kessler eh. Pero sinalpakan mo nga si Kessler, pero talo naman kayo. 71-100 ata yung score. So yun lang po.